Shine Experts Auto Spa. Auto Spa Cool. Ay, spa! Lalo! Pala. Si Jed Berones ang bida. Ito, papakarwash tayo dito. Bagong bukas to eh. Bilang suporta dito sa tropa natin. So, mga taga San Pedro area, ano ba tawag sa lugar na to? Total. San Pedro. San Pedro Exit. Anong tawag yung malaki subdivision dito? Pasita Complex. Yeah. Yeah. Layo, loko. Hindi Pasita. Hindi ba? Sa Barangay San Antonio. Yeah. Okay, akala ko basta San Pedro, Pasita Complex. Yan, yeah, pag ano natin yan. Yeah. Magkano bigayan ng carwash dito? Pag mga sedan, 110. Pag mga medium, 120. Or 130. Ito parang mahal ah. Ha? Kasi bro, yung mga ginagamit namin. Holy water bang? Hindi. Ang mga dyan? Ginagamit namin, mga high-end na ano. Na tubig? Na mga produkto, na mga solution. Okay. Yan. High-end. Hindi yung tubig ka na lang ginagamit dito. Okay. High-end na solution. Oh. Oh. Kasi ito, dinayo ko pa to. Yan. Salamat. Quezon City, all the way from Quezon City to San Pedro. No? Oh. So, ngayon ka lang pumunta rito. Ngayon lang ha. Tapos tignan mo yun. Meron Idol din. Toys. Ano Idol yan, toys. Milty yan bro. Sex toys. Ah, milty ba yan? Milty na may mga toys na naka ano. Buta tol. Ano? Ito ang pinakamahal na na ginastos kong carwash. Alam ko, lilibre mo ako. Pero yung gasolina ko galing Quezon City. Yeah. Babawiin natin yan. Kasi puta, sinasabi ng mga ibang tao. Nag-access daw ako ng gas kung saan ako pupunta. Pero alam mo tol kung ano yung totoong pag-aaksaya ng gas? Ano? Puta yung stuck sa traffic, di ba? Dapat ayusin na yung traffic na yan eh. Bakit di ka kasi nag-stage, nag-skyway? Hindi, kasi alam mo yun, yung pagpunta-punta rito, kasama mo yung tropa mo. Yan. Mas naliliwanagan ka sa buhay kasi kung ano-ano naiisip mo. Yan. Pero puta yung stuck sa traffic, yun yung pinakasayang eh. Tunay na aksaya ng gas eh. Aksaya ng gas. Ayun ano. Shine Expert Auto Spa. Basahin mo yung the art of detail. Diba? Parang art of war, diba? Saan ba na kung ang pangalan na yan? Sa Google. Napaka-creative mo. May ibang klase. JDM, mga Europe, cars, ganyan. Punta tol, wala namang pinipili yung sabon eh. Congrats tol ha. Oo. Yun ang buto, Glenn Pilich. Subsell ka. Hindi, shot na tayo. Dati, MP Light lang iniinom mo tol ha. Glenn Pilich lang. What's up? So kung saan tayo napupunta, dito naman tayo sa JGHL. We are back here. Oh, kay Tito Mitz. Yung Subaru niya. Yung kalaban niya. Evo 4. Yan, kasi ang lakas nila. Montero Sport. Yan. Tayo na lang natin bilihin ni Tito Mitz kung ano yung binibili niya. Tapos, maglakwatsa pa tayo, no? Kasi ganun ang life. Shout out sa Motul. Ano mas mahal? Ito si CE28 Forge Monoblock. Yes. O ito. Mas mahal tong TE. Ah, mas mahal yung TE. Bok race. Ha? Wala, hindi ko na magagamit. Dami pare. Yan. Na kayong magtanong ng how much po? Binibenta ko nga sa akin. Mas mura magbibigay. Ano na lang, isasama pa ED08R na brand new. Ilang set to? Siguro 20 ko lang binibenta. 2 milyon ang halaga nitong stuff na to lahat. Papi Chich, pwede ba natin sabihin sa internets kung how much po ito? Hindi ka rito yan. Papakita natin. Yeah, range na lang range. Yan. Ito, ito, ito. PCD 100 na 17 inch. Pasok sa Honda EK? Pwede. Sa Jazz. Sa Jazz. Sa Jazz. Mm. Honda Jazz. Honda Fit. Rear pumps. How much po? Kung ang 15s nasa 75 pataas, ang 16s nasa siguro 90, 100, 110, 120. Siguro yan dapat mas mahal. Siguro mga 130. Marami pang paligoy-ligoy si Papa Chis. Mauwi din sa 130 at yan na po nagtatapos ang ating programa, JDM number 1. Siyempre, kailangan mo i-explain yung presyo baka atakihin sa puso eh, di ba? Oo nga naman. Pabawal sa diba? Mahina ang loob. Tsaka hindi brand new yan ah, use yan. Use. Use. Oh. Use. Pero, use. Kita mo naman.
Ang hindi siya brand new. Ang alikabok niyan, galing Japan pa, ha? JDM yung alikabok. Umuwi natin. Umuwi Kyoto. Sang lugar ba sa Japan to galing? All over. Sa Itama, Japan. All over Japan. All over Japan. Saang part ng Japan ang preferable? Mas okay malayo sa dagat kasi yung ano kalawang. Okay. Yung salt water. Ano yung saka mga malayo? Saka snow. Kasi nakakasira ng condition ng kotse. Nilalagay nila ng asin yung snow eh, di ba? So anong part ng Japan yun? North area, mga Hokkaido. Oh, yun may snow doon ah. Yung hindi okay. Ah, okay. So maganda sa sentro, Tokyo pababa. Tokyo, Osaka, yun sa area na yun. Tokyo, Chich, explain mo sa kanila, may lubak ba sa Japan? Wala. Walang lubak, maganda kalye. Yung mga aso ba tumatay doon? Hindi. Merong nagpapatay, Pinoy. Pinoy yeah, number lang, one. Joke lang. Wala, bawal yun. Kaya nga, so kita mo yung mga pangilalim ng mga surplus Japan, di ba? Ang gaganda. Oh, yung buhay ng kotse, hindi siya 100%. Kumbaga, ano lang siya, sakto-saktong gamit lang kasi eh, di ba? Oo. Tsaka every year may inspection, hindi ka papasa. Stricto. Mataas ang standards. Hindi siya basta-basta. Kaya JDM number one. So kita nyo ito, ginamit na sa Japan pero parang bago pa rin, no? Pati payong, JDM oh. Ano nga payong? Okay. Marami dyan mga nanonood dito na sinusubaybayan yung mga Evo adventures natin. Curious kung paano binubuo yung mga Lancer, gagawing Evo. Ako, to be honest, para sabihin sa inyo, hindi siya madali ah. Sakit sa ulo tsaka magastos. Mag Honda na lang kayo. Na natin dito sa mga Honda friends natin. Pwede pumunta dyan? Oo. Oh, Honda muna tayo. Puro kayo Mitsubishi. Puro kayo Subaru. Honda naman. Ang paboritong kotse na mga? Madam, ano mga paboritong nag-Honda? Mga? Backboy daw. Papangusga kayo. Di nila alam yung Honda ginagamit yan pampunta sa church. Ganun. Padek. 454. Minamaster niya to. Anong karga niyan? Sir Joey. B18C. Kano makina ng ganyan ngayon sa 300. Makina lang. Grabing mga packboy, daing pera. Usapan tayo lang. Pakabit sa iyo. Kano? Magkano nga? Idea, bigyan mo ako idea. Wala akong idea daw. O sige, basta ano. 300 kasama trani, walang preno. Wala, kasama axle. Masaya na 'yon. Oo, masaya. Ito naman. Ayun, depan show namin siya, siguro itinatapos lang namin. Samahan natin. Wala pa siya. Pwede mo bang i-show yung nandiyan? Wala siyang mapapasok, wala makina eh. Kumbaga, parang joke pa lang namin. Anong gagawin mo makina diyan? Meron B18 eh. Marami pa bang B18 sa mundo na bira na kasi hindi na marami na kumukuha kasi ng mga ano ngayon eh. Eh kung K20-hin mo. Ah, mahirap kasi marami siyang conversion. Mas mahal ang labor. Mas mahal. Tsaka pero mas mahal ang gagastos eh, siguro makalahating million na gano'n. Mas malakas ba yung CRB na K20 kaysa sa B? Sa B18 ul di nga. Mas malakas. Mas mahirap lang ikabit. Mas mahirap. Magastos pati. Oo. Ang trani nun, hindi yan. Hindi, iba siya. D? 1.6 lang to. Oo, 1.6, pero type R siya. Kaya niya sibakin tong B18? Ay, depende sa karga. Ano bang karga niyan? Naka-piston, naka... Ilang horsepower kaya yan? Parang mga 200... Puchas, 1.6? Eh kung yun, ilagay mo yung B20. Makakamura ba ako pagka, halimbawa, yung ilalim, B20. Kasi mag B18 ako. Kasi may mga ano pa rin eh. Halos same lang eh. Mas maganda po na. Ganon? Oo. Kasi syempre, 2 liter versus 1.8. Yung head niya, ano? Tapos B16 yung head. 16. Pwede? Pwede naman kaso, gano'n eh. Ikaw ang sumasakit yung ulo eh. No? Nararamdaman ko sa'yo na ikaw yung nahihirapan eh. Kami kasi yung tigabuho lang eh. Kaya nga, hindi. Sila nag-desisyon kung ano ilalagay. Sige na, pero ikaw yung iisip kung paano bubuoy. Oo, paano isasalpa, kung paano ano. Kasi sa amin, yung mga makina namin,
sa ay yung mga kinakabitan namin, sa amin din galing yung makina. Mm. Kagayon galing sa Japan. Kumbaga may warranty siya parang ganun. B16 to. B16. Parang sa SIR na local. Ano ang presyo niyan eh? Magkano po? 200. Oh, magkano na ang presyo ngayon? Kape. Mga naka-Honda, mga big time talaga, no? Mas marami lang siguro, pero ebo pa rin, syempre, marami. Kasi kami... Pag single cam, mabibitin ba ako sa single cam? Kasi gano'n din, pag sinetapan mo naman yung single cam, para ka nang naka-twin cam. Di mag-stack ka na lang. So, idiretso ka na sa twin cam? Ayoko nang pag-aralan yung Honda-Honda. Doon na lang ako sa... Mitsubishi. Abisado ko. Eh kung, ano lang, 4G63 kabit natin sa Honda, pwede? Conversion din. Ano mapapayo mo sa mga nag-Honda, tol? Depende, pag maraming budget, siyempre, K. Pero pag ano, B muna. Sa pagiging packboy nila, tol. Kayo magpapadala sa mga panja-judge. Okay. Alam ko mababait kayo. Sige, sir. Salamat, ha. Salamat, sir Joey, good luck sa mga ginagawa mo. Brothers. Balita ko, ito pinakamasarap na pare sa buong Laguna. Buong Laguna, San Pedro lang. San Pedro, Laguna. San Pedro? San Pedro, Laguna. Lang, hindi Laguna. Hindi pa, San Pedro. Hindi pa. Dandahan tayo pupunta doon. Oh, yun oh. Pucha, pag ito, naging gamakdo, alam na. Dito nyo una napanood dyan. Di ba, sir? Congrats, ha? Bagong bukas ba to? Nakabukas lang din yan, Mon. Nakabukas lang today? Oh. Ay, puta! Ako pala, makaka-virgin ng ano nila eh. Pares nila eh. Ang pares na walang kapares. Yan! Yan ang matak. Tikman mo mamaya, boss. Ba't mamaya pa? Yan! Matatagalin pa natin. Magkano ang pares dito, sir? 85 lang, murang mura. Ito ang pinakamura dito sa buong San Pedro, Laguna. 85? 85 bakit sino with free soup sa iba magkano ba? 120 sa retiro. Pares retiro yung kalaban nyo. Siniraan mo pa eh. Basta murang mura. Ano eh, kino-compare lang, real talk lang, real talk. Corolla XL pero para maglakas loob siyang magagay ng sticker na ganyan. Kaya niyang back up pa ng under the hood. Baka magdadrive ka, iinom-inom ka dyan. Cook lang to, sir. Cook lang, ha? Damn. Madumi eh. Dumi nga. Matagal na kasi natambak. Oh, so, kaya papahugasan mo dito. Yes, oo. So, papaservice ko siya ngayon na engine wash. Car wash, pardon. I-request mo na maghugas yung may-ari mismo. Sa tono talaga gagawa eh. Ah, kita mo, individual throttle, ha? Ayos, ha? Ano pa rin, binubuo bumibitik, pa rin. Bumibitik yung ganyan eh, no? Oo, oh, kahit pa paano. Medyo oh. Yung, ano, yung tunog niya. Tano, pag ito, natanggal mo mga dagta na yan. Ayan, yan ang katunayan na talagang matagal siya natambak. Hindi pa ano. Kaya ito, minsan. Tol, ano ba ibig sabihin ng Tota Racing, Tol? Tota, pare, pag ano, yung mga special yung trip mo. Ayan. Mag-isa ka lang. Special eh. Oo. Mag-isa ka lang. Walang driver.